lakas makapogi point nung lalaking panayang share ng tips. Ang viral pogi ngayon, ang kwento ng binatang ito na ipinagmamalaking gumwapo raw siya kahit hindi siya niretoke. Meron po kayong sandok. Minsan po nakakasawa na rin pong tawaging gwapo. Kasi po paulit-ulit na lang po yung sinasabi nila. Kung nabalitaan nyo po noon, hindi na rin po ako tinatanggap sa Saudi dahil na-deport po ako. Dahil daw po sa sobrang gwapo. Usap-usapan po ngayon sa internet ang isang lalaking pinaalis sa Saudi Arabia dahil nababahala raw ang mga lalaki roon na maagawan ng misis dahil sa sobrang niyang gwapo. Madami na rin po akong naging jowa. Naging jowa ko po si Jenny, si Nancy. Ang pagkakamali ko lang po is napagsabay ko po silang dalawa. Naka-TikTok ko na rin po si Mia Khalifa, Lexi Lor, tsaka po Maria Osawa. Yun po, nakilala ko lang po sila sa online class po. Ang masakit lang po ay pinagkakalat po nila na plastic surgery daw po tong mukha ko. Pero ang totoo po nun is gumagamit lang po ako ng filter. Naka Realme 6i po kasi ako. Actually po, hindi po ako naniniwala sa sarili ko na gwapo po ako. Minsan malapit na po akong maniwala kasi po ang dami nagsasabi. Sino yung mga nagsabi na gwapo ka? Yung nanay ko po. Alam nyo ba na ang ating jeepney bay nabully rin daw noon dahil siya'y dati patpati? Minsan po inaasar po nila ako na payat, pero okay lang po yun. Tapos ang tangkad ko pa kasi karamihan po sa payat na matangkad. Mahirap din naman po maging ducks. Minsan po sasakay ka sa jeep, kailangan mo pang ibukod. Sasabi mo, mabayad po, 2 jutay, 1 ducks. After po kumalat ng picture ko, ang dami na rin po nag-o-offer sa akin na TV shows. Nakatanggap na rin po ako ng maraming awards. May time din po na lumabas ako tapos nabastos ako. Yung tipong dadaan ka sa kalsada tapos may sisigaw, "Kuya, anakan mo ako." Sabi ko sa isip ko, "Girls, respeto naman, nababastos kaming mga lalaki. Isipin nyo may tatay at kapatid kayong lalaki." Naisip ko, iba na talaga ang mga babae sa panahon ngayon. Masyadong sinasamantala ng babae yung mga kahinaan naming mga lalaki. Ang nakakainis din po nun is may sarili po ang pangalan. Tawag sila ng tawag sa akin ng Lee Jong Suk. Nung lumabas nga ako may sumigaw ulit eh. Sabi nila, "Lee Jong Suk! Lee Jong Suk!" Sabi ko, "Anak, bakit?" "Si Tito ba lang, hindi ko alam, nakatayo na lang dyan, hawak-hawak yung kamay ko. Ayoko pa naman sa lahat yung pinagkukumpara ako." Yun, tinanong ko, "Sino ba yung Lee Jong Suk?" Sabi, yung sikat sa K-drama. Yung may pelikula na W. So ayun, naisip ko rin pong gumawa ng pelikula na tatalo po sa W. Gagawa po kaming pelikula, ang title, X, Y, tsaka Z. Yun po yung tatalo sa W. Ang ibig sabihin naman ang kanyang motong YOLO, "You only go once." Bukod din po kay Lee Jong Suk, lagi po ang pinagkukumpara kay Lee Min Ho, James Reed, Kim Taeyong. May kamukha nga din daw akong hero sa ML eh, si Gushon. Yun, pero aminado naman po ako na addict po ako sa Mobile Legends. Dati nga nung elementary, tinanong sa akin ng teacher, "Sino pumatay kay Lapu-Lapu?" Sagot ko po, si Zilong. Halos wala na nga po akong social life eh. Dini ako na po yung Facebook ko, Twitter, Instagram. Minsan po na-offend din ako kasi may sarili naman ang pangalan pero tawag nila sa akin Lee Jong Suk. Tapos pag tumitingin ako ng salamin, iniisip ko, ako pa ba to? Kasi ito yung titingin po ako ng salamin na nakikita ko po si Lee Jong Suk. Balak nga din po akong kuhanin din sa kabilang show eh. Kinukuha po ako sa MMK. Sabi daw po kasi nila, kapag kinuwento po yung buhay ni Lee Jong Suk, ako po yung kukunin na bida. Nagpasalamat din po sa akin si Park Sojun kasi po umiikli yung pila sa kanya. Sagot ko naman po, "Okay lang, you're welcome." Napagdaanan ko rin yung mga ganyan. Usap-usapan po ngayon sa internet ang isang lalaking pinaalis sa Saudi Arabia dahil nababahala raw ang mga lalaki roon na maagawan ng misis dahil sa sobrang niyang gwapo. Pero paano nga ba nasusukat ang kagwapuhan o kagandahan ng isang tao? Alamin sa balitang hatid ni Dano Tingkungko.
Meet Omar Borkan Algala, aktor at photographer mula sa Dubai, United Arab Emirates. At napabalitang isa sa tatlong Emirati na pinaalis sa isang cultural festival sa Saudi Arabia. Ang dahilan, ang sobra raw niyang kagwapuhan na pinangangambahang makaakit ng mga babae sa festival. E agree kaya mga kababayan natin sa hatol ng Saudi Authority sa kapugian ni Omar? Napakagwapo niya. Mukha naman siyang hindi ano, mukha siyang hindi threat sa Saudi. Gwapo. Bakit gwapo? Eh, lalaki, tiyo mo bigote, tsaka yung ano, tiyo mo bigote niya, mata niya. Eh, nung meron sa bigote niya at sa mata niya at nasabi ninyong lalaking-lalaki siya? Eh, isa sa nakakadagdag na ano sa lalaki yan eh. Yung macho dating. Ika nga nila ang kagandahan o kagwapuhan nasa tumitingin daw. Pero sa pagtatanong ko, may ilang katangi ang lumulutang na mas gusto ng nakararami. Matangkad. Tingnan. Matangos ang ilong. Uh-huh. Mistiso, tsaka maganda yung lips, red lips. Matangos yung ilong, kasi medyo singkit yung mata, maputi. Hindi mo na makikita sa sarili yung pangangatawan ng tao, sa mukha ng tao. Eh ako, pag tuminaw sa babae, legs! Huwag nang magtaka dahil ayon sa mga eksperto, may siyentipikong sukatan daw ang kagandahan. Ang golden ratio mula sa numerong 1.618 sa Fibonacci sequence. Makikita raw ito sa iba't ibang magagandang bagay sa mundo, pati na sa mukha ng tao. Yung sinasabi lang na proportional yung itsura, pantay-pantay yung mata, yung ilong sa bibig. Ang itsura, refleksyon din daw ng iba pang katangian ng isang tao o di kaya'y ng personal na mithiin. Kapag symmetrical or proportional yung mukha niya, mas nakikita mo siya na malusog. Actually, yun naman, na exhibit hindi siya nakadanas ng stress, growing up, maayos yung papapalaki sa kanya. Ang tingin, pag mistiso ka, makapangyarihan ka. Pero syempre, sa kontemporaryong lipunang ito na nahuhumaling sa mga social networking site, may epekto ang mga tinataguyod na imahe ng media sa kung ano ang nagiging maganda at hindi para sa atin. Bukod dyan, ang kagandahan ay hindi sa mukha lang dahil ang ugali nakakaapekto rin sa kung paano tayo tingnan ng iba. You can be average but pero mas mapalangiti ka, mas pleasant ka tignan, mas magaang ka dalhin. That makes you stand out. Danating ko ang GMA News. Pero kahit ganun po, isa lang po yung kilala kong pinakagwapo. Minsan para na nga siyang si Daniel Padilla dahil nasa kanya na ang lahat. Yun po ay walang iba kundi si Asian Cutie. Saan po mga pigmen, maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo. Like, comment, and subscribe. At wag nyo rin pong kakalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Play mo na ang ating outro in 1, 2, 1, 2, 3, go!